Good morning, and thank you for joining us once again to our Sunday service. Medyo mahaba po yung co-cover natin today because I found out as I study Chronicles na discover ko po marami po mga chapters na puro names din, so I have to skip it. But I will explain it naman along the way. So we will be covering from 1 Chronicles 21 to 2 Chronicles chapter 10. So mahaba-haba siya, but it's still the same. Compacted lang nga, okay? So dito po, here makes no mention of David's sin and the matter of Uriah. So sa Kings kasi talaga ni-record, tsaka sa Samuel, ni-record po yung mga nagawa ni David, including his sin. But dito sa Chronicles, wala pong na-mention about yung kay Uriah, kay Bathsheba, and even yung kay Absalom, or even kay Sheba. Pero dito, meron in-emphasize sa pagkukulang at pagkasala ni David. It is numbering the people. So, chapter 21, sabi dyan, verse 1, now Satan stood up against Israel. Okay, and move David to number Israel. Pero pag nakita mo naman, if you notice, in 2 Samuel, yun na cover natin way back, sa chapter 24:1, ang sabi dito, again, the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, go and take a census of Israel and Judah. So is there anything contradictory sa ganito? Kasi sabi sa Chronicles, it was Satan. Now, in 2 Samuel, it was God who incited him. So sabi ko, how do we reconcile this? Because I believe that the Bible does not contradict itself. Now, here, the Lord is so showing us, pinapakita sa atin po, no? Sa 1 Chronicles, pinapakita ng Panginoon, it was Satan, okay, who really prompted David to number Israel. Pero sa 2 Samuel, si God nakalagay doon, it was God who incited David. So, what does it mean? Ibig sabihin, pag si Lord po, okay, he prompted, okay, out of our weakness, he allowed Satan. Yung pala ibig sabihin sa 2 Samuel, he allowed Satan to have, to really exploit us, to have a, to touch our life, para to deal with the sin in our hearts. Ibig sabihin, God is always at work. Until the day that we die, God will deal with us. Kasi at this time, matanda na si David eh. Kaya lang, ang nangyayari po, na si Lord, hindi niya pinakawalan, hindi niya pinalagpas si David sa kanyang pride. Numbering the people, one would think was no bad thing. But it was a great provocation. Para bang kung titingnan natin, yung ginawa ni David, hindi naman big thing, di ba? Hindi naman big deal eh. But, bakit nagalit ang Diyos sa kanya? Because he did it in the pride of his heart. So, ang nangyari dito, God could see the pride in the heart of David, and many times when God deals with us, he will really create a situation wherein we have a choice. Na minsan, we will always choose the desire of the flesh, the proud of heart, and pride of our heart. So, ina-allow niya yun, and then Satan will come in to really, i-divorce tayo, okay? Parang makita niya na, oh, ito may open door ako. And God allows it. So, ibig sabihin, God can spare us from sinning against Him, and God can really spare us, holding us back to really, to not to allow Satan to really devour us. Diba sabi nga sa prayer, sa Lord's Prayer, Lord, deliver us from evil. But, if you study King Samuel and Judges, nakita natin that even God can deliver His people to evil, and He can also deliver us from evil. When God wants to accomplish something, He uses instruments to accomplish that. Kaya many times He uses Satan. Kaya nga si Satan may mahabang tali yan eh, para sa hawak ng Diyos. Parang hanggang dyan ka lang. You remember the life of Job, no? Pag dumating tayo sa life of Job, makita natin na Satan cannot touch us unless the Lord allows it and if we cooperate with Him, okay? So, and there is no sin that is it more contradiction and therefore more of offense to God than pride. Because that is the first sin. Lucifer
sin against God because of his pride. Kaya ayaw na ayaw niya yung pride. Kaya nung nakita niya sa heart ni David, dinil niya yun. Okay? Kaya he incited. Many times, meron tayong nagagawa, tapos ibiniblame natin sa ibang tao, pero actually, it is coming from the heart. Satan, di ba sabi sa word, Satan is seeking whom he may devour. It is not up to the devil. He has to get your cooperation and consent. Kasi madalas, inaano natin, biniblame natin sa kaaway eh. Sabi doon, Satan is looking whom he may devour. Naghahanap lang siya. Okay? So he has to get our cooperation and consent so that he can devour us. Kasi kung it is up to Satan, di sana lahat mahirap, sana lahat may sakit. Pero bakit hindi naman lahat? Kasi it is up to us if we will allow Satan to cooperate sa kanyang tactics because of the condition of our heart. He is put to his choice whether he will be punished by war, famine, or pestilence. Kasi ni-number niya, nagalit ang Diyos. So binigyan siya ng option. Sabi niya, oh, ito, David, anong gusto mo? As judgment. You see, when God brings judgment, he always intended to bring righteousness. Okay? Punished by war, famine, and pestilence. Now, how he bore the correction? Tinanggap niya yung correction, yung discipline ng Panginoon. He made a very penitent confession of his sin. So, ibig sabihin, yung nakita niya na nagalit ang Diyos, ang nangyari, pinagpili siya ng Panginoon. But ang reaction, okay, how David responded is he humbled himself. Inako niya, tinanggap niya. Kaya nga lang ko sinasabi, whenever there is a problem or there is a suffering that arises in our life, you need to identify, Lord, is this discipline? Is this testing? Is it attack of the enemy? Kasi once you know the root cause of this, you know how to respond and how you react or even how you address the problem. Kasi minsan, hindi natin alam na may mga pagkakataon na tayo pala pinapalo na, pero we see it as God is testing me. No, you need to identify. Kaya minsan, passive ang Christians, hindi nagre-repent. Kasi sabi niya, ay, pinitest ako ni Lord. Many times, God wants a repentance. Hindi pwedeng palalagpasin lang niya yung mga nagawa natin. Kasi He wants us to be restored to Him. Without realizing kung ano yung mali sa atin, anong nagawa natin, anong mangyayari, we continue and we go on. Walang forgiveness and there's no reconciliation between you and God. We need to really identify, Lord, bakit ako napalayo sa iyo? Ano yung nagawa ko? You need to repent on these matters. Then, nagpahingi siya ng tawad. So, he cast himself upon the mercy of God. So, ang pinili niya kung saan, doon patawan siya ng habag ng Diyos. So, he did not entertain any hard thoughts of him. So, ito po yung importante. Tayo po kasi pag napapalo, may mga pagsubok, minsan galit pa tayo sa Diyos, di ba? Parang sinasabi natin, Lord, bakit pinalaw mo to? People are always saying this, God is unfair. He is not unfair. He is more than fair to all of us. If He will be unfair to all of us, then no one will be present now. But He is more than fair to all of us. Even all the blessings, the protection that we are experiencing from Him are really, it's an expression of God's mercy to all of us. When David repented of his sin, ito importante, okay? Nung nag-repent siya, you see, this is one thing that God wants from everyone. Pag nung nakita ng Diyos na siya ay nagsisi, siya ay nagpakumbaba, kasi di ka naman magsisisi kung di ka magpapakumbaba. Eh. Kaya sabi niya, nung nakita niya na nagsisi, nagpakumbaba, nagsisi, anong ginawa ng Panginoon? Even yung judgment niya, hininto niya. You see, when God asked Adam, when Adam sinned and disobeyed him, ano sabi niya, where are you, Adam? It is not because God does not know. Okay? Hindi dahil hindi alam ng Diyos. Gusto lang ng Diyos, asan ka ngayon after you disobeyed me? So God is really wanted to hear confession because when we confess, then forgiveness will flow and this is what God is after, our confession. Because once we confess, we realize we have sinned against God. Remember when David sinned against Bathsheba, ano sabi niya sa Psalm 51? I have sinned against you, only you. So bakit sa Diyos lang? Remember, when we sin, regardless of sa mga tao,
we sin against God first and foremost, sa kanya lang. What about si Uriah, about Bathsheba? Na-violate din niya ang ano niya, karapatan nila. And yet, in-acknowledge niya, sa Diyos lang siya nagkasala. So, when David repented, then what happened? God stopped the judgment. Kaya alam ni David eh. Alam niya na, ano siya eh, tawag nito na mahabag ang Diyos. Mayaman ang habag ng Diyos. Verse 18, therefore, the angel of the Lord commanded God to say to David that David should go and erect an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan, Jebusite. So, dito, bakit ang command ni Lord sa Old Testament, build an altar? Why? Sa New Testament, ibig sabihin nun, communion with God. Nakikiisa tayo, nagsasaliksik tayo. Tayo ihumaharap sa Kanya. Tayo, kasi sabi niya, if you seek me, you will find me. Okay? So, yun ang pangako ng Diyos. Pag ikaw hahanapin mo ako, matatagpuan mo ako dahil hindi ako mahirap kausapin. Kaya nga sabi niya sa Isaiah 55:6 eh, seek me and you will find me while I may be found. Yung importanteng word dyan, while. Para ba, habang inaabot ko ang kamay ko sa inyo, lumapit kayo sa akin. That's why when David sinned, sabi niya, you built an altar. Okay? Maraming Christians will never grow and claim to be Christians. Why? Because there are things na hindi nila nare-recognize yung pagkukulangan nila, pagkakamali nila. And God is after confession. Okay? Now, God testified His acceptance of David's offering on this altar. He answered him from heaven by fire to signify that God's anger was turned away from him, that the fire that might justly have put on David was put upon the sacrifice and consumed that, and upon this, the destroying sword and returned to its sheath. So, nung nag-offer ng sacrifice si David sa altar, a fire from heaven fell down. It signifies, tanggap ko ang prayer mo, tanggap ko yung offer mo. You see, there are you can encounter in the Bible many times the Lord heard your prayer, the Lord accepted your prayer. So ibig sabihin, there are moments that God will not hear the prayer of a person and even accept it. Kaya marami nagpipray, marami pag mali po ang prayer natin, God will not hear it. God will not answer that nor even accept it. Kaya the very safest prayer is, Lord, I present to you my prayer. This is what's in my heart. Sometimes pag nagagalit tayo, di ba? Lord, this is my heart. Lord, alam mo ang heart ko. Eh, alam ko rin ang condition ng heart ko. Kaya ikaw po, tanggapin mo yung panalangin ko na parang nagko-confess din tayo. We're being open to God. Kasi ang problema ng tao since Adam sinned, when man sinned against God, di ba una nang ginawa ni Adam, nagtago. Tayo rin eh, may tendency to hide from God. We can never hide from God. He knows everything, but He will always wait for us to approach Him, to come near Him, and speak our heart. Maging honest tayo, maging open tayo. I'm so open before God. Wala akong tinatago. Everything. Para bang, why do I do that? It's important that we do that because it shows that, Lord, sa'yo ako umaasa, natutulungan mo ako sa struggle kong ito, sa mga kondisyon ng puso ko, sa kondisyon ng mga kahinaan ko. Kasi pag tinatago natin, inaako natin na parang sinasabi natin, kaya ko to. And many times, pumapalpak tayo. That's why it is important that we continue to open our heart and telling God, this is me, Lord, help me. And many times, we don't ask God's help because we are what? Nagigilty tayo, nahihiya tayo. Well, paano tayo matutulungan ng Diyos kung hindi itatago natin? God will not override our will. Pag hanggat hindi mo hinihingi sa Kanya, ayusin mo tong area ng life ko, hindi siya gagalaw. Pero hanggat ikaw na humingi, Lord, intervene in the area of my life and so that I will continue to glorify you and honor you in my life and through my life. Chapter 22, David's preparations for the temple. David's instruction to Solomon, the princes commanded to assist. So
Okay, God promised to give him peace throughout his building of the temple. So, pinangakuan niya si Solomon na paghabang tinatayo niya yung templo, ay magkakaroon ng kapayapaan, wala pong magkakaroon ng away at gera. Chapter 23, David having given charge concerning the building of the temple, in this and the following chapter settles the method of the temple. The service puts into order the officers and officers of it. Parang pin-repair ni David si Solomon. Kasi young nga, sabi nga niya, my son is young and tender. So pin-repair na niya. So ito po yung maganda dito eh, sa ating mga new believers. When, how do we help out to really prepare the temple? Number one is our support, our presence into the ministry and even our finances. Lahat po yan, maraming factors po yan. Then he numbered the Levites and appointed them to their respective offices. So siya na pong nagpalaga. So ano bang kaiba ng Levites and priests? Levites po in charge of mga physical aspect ng templo. Okay, yung mga maintenance, linis, lahat yan. Pero ang priest, the one who will minister to God, who will listen to God, and then relay the message of God to the people. In the same way, sa New Testament, we are all priests. Okay? Royal ano priesthood ang meron tayo. We should minister to God first. Meaning, uunahin natin ang Diyos, magsasaliksik tayo kung anong gusto niya sa buhay natin, and then, i-a-apply natin. That it, ito po yung ibig sabihin na magiging priest. We are priests of the Lord. Sa Kanya muna. Hindi yung tayo po ay ministry ng ministry and yet wala namang oras sa Diyos. Ano pong ibibigay natin sa tao kung mas madalas po na hindi natin nagsasaliksik ang Diyos? Kailangan po God first in every direction in my life, I would always ask God. Kasi many times, ito po yung napansin ko, when I ask God, may pinagagawa siya sa akin, He would always show me, okay? Ito yung possibility mangyayari. Ito yung mangyayari. So I can override that pangyayari na yan kasi ang kaaway will always there to hinder, to delay, and to derail. So ipagpe-pray yan. So pag napag-pray yan, yung plano ng kaaway hindi nangyayari. Kaya importante po as body of Christ, pagka meron pong prophetic gift, nalalaman mo kung ano yung plano ng kaaway, strategy, then i-bring it to prayer, you can override it and God will bring about a new result. Yung gusto niyang mangyari. So yun po yung advantage na being a priest, you always seek God. Siya muna, minister to Him. Lord, anong gusto mo? Hindi yung gawa tayo ng gawa, tapos hindi naman pala yung mga ginagawa natin, hindi pala sa Panginoon, tapos papalpak tayo. Alam mo yun, God wants to spare us from all these frustrations. So in chapter 24 to 27, sinummarize ko na lang kasi puro names, okay? The divisions of the priests and Levites, so yung mga assignment nila. When everyone has, knows, and keeps his place and work, the more there are better. So, ibig sabihin, merong mga nakatalagang assignment. Ganon din po sa ministry, may nakatalagang assignment. Kaya ang malaking factor po sa ministry, when one failed to fulfill his assignment, napipilay ang ministry, okay? Chapter 25, it's all about David put those in order who were appointed to be singers, musicians in the temple. So, nandito po yung mga musicians and sa mga singers. So, marami po yan. Nakatalaga po talaga yan kahit sa New Testament. So, chapter 26, the offices of the Levites. Ano yung mga assignment din ng Levites? Ano mo yung assignment mo sa temple? In the same way sa ministry, in the New Testament believers, meron din po mga assignment yan. 27, David's military force. So the officers of the court or the rulers of the king's substance had the oversight and charge of the king. So merong mga pwesto, may position, at because with that position, may authority sila. Lahat po, included, sabi nga, pati vineyard, the herds, the flocks, lahat yun. Kaya yan yan po ang dapat na meron ng leader. Every smallest detail, kailangan metikuloso ka kasi para maging maayos. Okay? Diyan po yan ng from 24 to 27. Now in 28, David exhorts the people to the fear of the Lord. David charged them to cleave steadfastly to God and their duty. We cannot do our work as we should unless we put on resolution and depend in strength from the Lord. Okay? Parang sinasabi dito, kung gusto mo magsilbi sa Panginoon, you need to be resolute. Ibig sabihin, determinado ka. All out ka sa Panginoon. Religion or piety has two distinct parts.
dalawa po ang part niyan. The first is the knowledge of God. Kailangan kilalanin natin ang Diyos. At sa pagkakilala natin, dapat kikilala natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikilala natin ang character. At the same time, sa mga times na pagsubok, pag tayo po ay sinusuko natin ang ating kalooban at tayo po naman ay sumusunod sa Kanya, nakikilala natin ang pagiging, yung character niya. Okay? Then the second is worship of God. You cannot worship yung hindi mo kilala. Kaya importante, knowledge of God. And then what? Worship of God. This is what composes a church. Okay? So, know your God of your Father. So, yun ang billing niya. Kilalanin mo ang Diyos and serve Him with a perfect heart and willing mind. Ibig sabihin, anuhin natin, pag naglilingkod tayo, hindi tayo perfect, okay? Marami tayong weakness, marami tayong kapalpakan. But let the Holy Spirit purify our lives and then willing mind. Kasi minsan, yung mind, nag-uumpisa yan sa mind, okay? The temple must be sacred thing and a type of Christ. It must be framed by divine teaching. Christ is the true temple. So, tayo po ngayon ang temple of the Holy Spirit. Directions were given which they look for help in great undertaking. Be not dismayed. God will help you. So, especially in my life now, when CRCN is growing and multiplying, sabi ko lang, hindi ko po kaya, I'm overwhelmed. But God continues to bring help along the way. And I thank God for the help of the people who will bring in para po mapadali lahat. Hindi po madali po as a head pastor to carry all the burdens. Okay? Lahat po yan nasa akin. Kaya nga dinidelegate ko yung iba para ma-absan ako. Kaya lang, pag na-miss po ng mga kasamahan natin, yung mga kanilang assignment at kanilang mga duties, ang nangyayari po, okay, you may not understand it in the spiritual aspect, binabalik ni Lord sa akin yan. Kaya there are times when the intercessors are not actively praying, the Lord will bring the burden to me at nararamdaman ko yung bigat. But the moment that intercessors will play their part, ang mangyayari, na nawawala yung burden. Kaya may week na, uy, magaan ng linggo ko ah. Okay to ah. Pero may week na, hirap na hirap ako, pati physically I'm being affected. Why? Meaning may mga, para bang military, parang may mga post yan eh. Yung mga nasa position nila umalis. So, sinong magpupuno nun? Siyempre, ako, kasi mas ako yung ibibigay ni Lord because I understand more. So, it is important that everyone will play their part faithfully. Okay? Faithfully. And then what? And then, sacrificially. Hindi yung konting discomfort, ayoko na. Para bang pagka may problema sa finances, ayoko na, ayusin ko muna to. Kung ako po, ganyan, wala pong CRCM, then hindi po ako tinantana ng problema at pagsubok sa ministry. Pati kaaway, kalaban, persecution, opposition, lahat yan. Pag ako sumuko, wala na po sana ngayon. But then, this is not the time when the battle is fierce, the more you press on. Ito po yung susi dito eh. Minsan, ito po yung attitude ng mga Christians. When life is tough, they tend to be passive. Para bang, susolve ko muna yung problema ko, isang tabi ko muna yung kalooban ng Diyos. Which is wrong. You see, when the battle is fierce, all the more I advance the kingdom. Kaya sabi niya, seek you first his kingdom and his righteousness and all these things shall be added. God will always bring help. Kaya lang hindi natin ma-resolvahan ang problema kasi nakafocus tayo sa problem. When we focus on the problem becomes bigger. But when we focus on God, God becomes bigger. Which is which? Ang gusto nating focus for the week. Kaya nga importante na when the battle is fierce, press on. Keep on fighting. Huwag natin intindihin yung problema nito, problema niyan. Alam mo, hindi mawawala ang problema ng tao. So, just pray. Okay? Let us hope in God's mercy. If we seek Him, He will be found of us. Chapter 29, David induces the princes and people to offer willingly. So, should be done willingly, not by constraint. Para bang sinabi niya, tatayo tayo ng temple, yung anak ko. Ngayon, magbigay kayo para finance this. Ang sabi niya, give willingly.
should be done willingly, not by consent, hindi yung napipilitan. God loves a cheerful giver. Kaya nga sa New Testament, wala akong sinabi dyan na 10%. Pero ang sabi sa Corinthians, sabi doon na if you sow sparingly, you will reap sparingly. But if you sow generously, you will reap generously. So, nagtanim ka ng piso, piso rin ang iaanihin mo, 2 piso. Pero huwag kang magsasabi na, Lord, ha, magbibigay ako, ha. Sige, pero doblehin mo to. Hindi ganun. Nagbigay ka kasi you are being one with God. You are being one with God, mga kapatid. Para bang sabi ko nga, Lord, ang sarap pala pag inuuna namin ikaw. Kasi nakita ko, all these things shall be added. I mean, I will not have this, ano, God cannot entrust me with more CRCM affiliations if makasarili ako. Kasi I usually finance the churches. But then, nakita niya na all out ako. But when I have a need, all out din si Lord. He will always give me the best. Kaya nga, sometimes we miss what is best from God because we hold something valuable na gusto ni Lord i-release mo. Di ba yung story, the young ruler, the young rich ruler? Sabi niya, sold everything. Kaila hiningi ba ni Lord yung pera niya? Hindi, saan niya pamigay mo? Unmix kami. Bakit hindi hingi ni Lord yun? Pinapag-give up niya yun? Kasi yun ang idol niya eh. Kaya tingnan natin, okay? Nakita natin that the life, sabi nga nila, mas mahirap daw ang buhay. I've been teaching that in all my mission work, in my mission field, my mission assignment to the body of Christ. Hard times are coming. Okay? Hard times are coming. I've been telling that. I've been warning the body of Christ and nobody believes me. Now we are facing it. Tapos may war pa. And then yung gas daw, bilihin, nagtataasan. Marami nga nagtitext sa akin, ako, pastora, ang mahal na ng bilihin. So, ano ba mapipigilan ba yan? As long as you know that you are living in the kingdom of God, you don't have to worry about the economy of the world. Why? Because the kingdom of God is backing you up. Kaya lang, you apply also the principles of the kingdom para hindi ka rin affected sa economy of the world. I'm not affected. Mas lalo nga magastos eh. Kasi sabi nila, malhal ang bilihin. Imagine we're going to have a convention wherein all delegates will be coming over on the Holy Week. Imagine, 2 days. Sabi ko, sige, check-in natin sila. Oh, what it will cost us? Tapos sabi ko, after yan, pakainin natin yan sa Eat All You Can. I mean, at the time that everybody is, you know, ininenervyos sa mahal ng bilihin. Ako hindi ako ninenervyos. Natutuwa nga ako eh. Kasi sabi ni Lord, di ba, sa Psalm, in times of evil, you will not be put to shame. In times of famine, you will have more than enough. Sabi ni Lord yun. Kaya sabi ko, Lord, it does not matter if we will have famine dahil the word of God says, I will have more than enough. Ibig sabihin, sobra-sobra. So, ba't tayo matatakot? Unless you put your hope in your money. You'd never put your hope in your money because nothing is permanent in this world. Sabi ko nga palagi, start living by faith. Pag hindi tayo natuto ngayon, pag nag-hard times lalo, you will have a hard time. Kaya nga nagkakaroon ng turning away from the faith. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, Lord, when I return, will I still find faith? Makakatakpo pa ba siya na may pananampalataya pagbalik niya? Mukhang kakaunti na lang. Bakit? Kasi pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya nga, ang tanong, ano yung tinanim natin nakaraan, mga ilang years, ito ngayon ang aanihin natin. Now, if you want to prepare yourself for the future, ang gagawin mo, magtanim ka na kung yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Para pag dumating pa yung malalang sitwasyon, may inaani ka na dahil may tinanim ka na. Sabi nga doon, wealth will never spare us, protect us from the judgment of God, but righteousness does. So imagine, protected tayo. That is the beauty. Not only you, my family. Hindi naman lahat walking in righteousness. Hindi naman lahat Christians, and yet God is prospering them. Why? Covenant ko yan eh. Covenant ni Lord sa akin yan eh. Balik pa ulit. And then, sabi niya, so, those who would draw others to good must lead the way themselves. So, ibig sabihin, si David was generous enough para magsabi rin siya sa mga kasama niya, oh, mag-offer ka. So, in the same way with me, I can challenge everyone to offer
generously because I am all out to God. Wala akong inire-reserve sa Panginoon, and yet people will never look at me, I'm a poor woman of God. God, people will always look at me as I'm blessed and prosperous and highly favored. Verse 10 to 15, ito po yung praises of David to God. Verse 28, he said he died in good old age, 71st year. Full and satisfied with days, riches, and honor. Solomon, his son, reigned in his stead. Riches and honor are just bonus. Anong meron kay David? Sabi niya, he died full and satisfied. God granted him fulfilling and satisfying life. Hindi lahat ng may pera will always have a satisfying life. Marami akong alam na mayayaman. They are so fearful, warrior, anxious, lahat yan. And yet they have all the money. They don't have what? The favor of God. David lived under, within, around the favor of God. Para bang, diba sa word merong nakalasabi, Lord, surround me with your favor as a shield. Yung pabor mo, protection ko yan, provision ko yan, prosperity ko yan, lahat nandoon. Kaya nga fulfilled. Even in Ecclesiastes, I encountered that, sabi ng Panginoon doon, na I will give you wealth and I will give you the capacity to enjoy your wealth. Kasi maraming may wealth, hindi nila ini-enjoy. So, importante na meron din tayong ini-enjoy. Mahirap kasi yung ang dami mong pera, pero alam mo yun, nagkakaroon ka na ng mental breakdown, hindi ka masaya sa personal life mo, sa family life mo, that's not success. Kaya nga sa matters of the heart, sabi ko, no matter how wealthy you are, ang ganda ng position mo outside, laki ng kita mo, pero pag uwi mo, broken ang family mo, you're not successful. Importante po, when you have the favor of God, you enjoy whatever you have, no matter how small, no matter how big. Pero ibig sabihin, yung sinasabi ni Paul, na whether I have plenty or little, I can do all three. Ibig sabihin, I can manage. I can enjoy my life, whether madami ako, konti ako, dahil as long as I have the favor of God. You know, when you have favor of God, you're not toiling. You do everything from the position of rest. So, kailangan fulfilling and satisfying life. So, how fulfilling and satisfied po ang life natin? Okay? So, tingnan din natin what gives meaning in your life. Pag sinabi ko, paki-define mo nga yung life mo, ibig sabihin, what defines your life? Meaning, ay ibig sabihin, anong nagbibigay meaning sa buhay mo? When everything is lost, what is left na may meaning pa rin? It must be God. Yun ang ibig sabihin yun eh. What defines your life? Anong nagbibigay? Sino at anong nagbibigay ng kahulugan ng buhay mo? Kasi kung limited tayo, if it's not God, then limited din po yung magpupulfill tayo. I always thank God na sinasabi ko kay Lord, thank you dahil I'm living in your perfect will. And that makes me fulfilled and satisfied. Because I used to be, sabi ko nga sa inyo, I used to work, I used to be a career woman, I'm earning so much, bawal ako sa utang, dami kong problema, walang direksyon ang buhay ko. But now, I'm serving God in the perfect will of God, I'm fulfilled, satisfied, secured. Yun ang wala sa mga maraming tao, peace and security. Para laging matatakutin, lagi na lang nagwo-worry. Sabi ko nga sa inyo, stop worrying because you're not trusting God. You see, when you have favor of God, when you know you are in the perfect will of God, that brings security. Bakit? Eh, hindi ka naman, kasi, di ba, many times I've been attempted na dapat mamatay na ako sa mga medical condition ko, and yet hindi naman nangyari. Bakit ano sabi ni Lord? May layunin pa ako sa'yo. So, ibig sabihin, the purpose of God protects you from premature death. As long as pinapamuhay mo. Para bang, sige, kahit anong pandemic yan, hindi ka maapekto niya. Bakit? May layunin ako, Lord. May mga meron pang mga crimes. Minsan may pinu-forward sa akin, mga na-hold up sa Starbucks, na-hold up sa SNR, mga na-hold up sa mga ganito. Parang, sabi ko, I'm not even worried about it. Because I know the angel of the Lord encamps around me. Sabi rin ni Lord yan. You see, the key there is as long as you apply the word, the power of God's word, the promises of God's word, will back you up and surround you.
You see, the provision of God is in the promises. So as long as you have the promises of God, pinangahawakan natin, yun po ang provision natin. Protection, lahat, blessing, needs, supply our needs. Lahat yun, bakit nasa pangako? Ang tanong, alam niyo po ba pangako ni Lord sa inyo? So let us follow David's example of repentance and patience. Ibig sabihin, when he is confronted with sin, he is easily admit his fault and his sin. Madali siya mag-repent. Hindi yung pag kinoconfront tayo na mali yung mali sa atin, di-justify natin, dinidepensa natin, sarili natin. We are resisting. Siya hindi. Nag-ano siya kagad? Nag-ano pa siya kagad? Nag-repent, nag-humble. Kaya nga, MK dyan, when you are being convicted, Lord, ako to. Ako to, kinukonvict mo. Kaya lang, many times, may na-share sa akin si Don sa Sambuanga, may mga ma-attend na pag hindi kinaya yung message, malis, nag-walk out. Kaya sabi ko, hindi nila kaya, hindi kasi sila sanay. Sabi ko, hayaan mo sila. Ayaw nila ng truth. Truth hurts, but it will set you free. In 2 Chronicles 1, in this book, like the first, reflects God's role in the history of His people and their interaction of their spiritual with their political life. The kings were all evaluated according to their faithfulness to God. So lahat ng hari, na-evaluate yan saan? Sa kanilang katapatan sa Diyos. Alam mo, magtatagal sa panahon ngayon, yung tapat sa Diyos. Verse 1, God being with him, he was strengthened in his kingdom. His heart and his hands were strengthened. So, dahil ang Diyos kasama niya, yung kaharian niya, yung kingdom niya, rulership niya na-established. You see, the key to really remain until now is let God be with you. Hindi natin kaya. Ako, hindi ko kaya ang ministry. I never think kaya ko to. Alam ko to. Never. With all my experience in the ministry, when I stand before the people during my conferences, seminar, and I always tell the Lord, Lord, hindi ko kaya to. I always empty myself. I always tell God, Lord, hindi ko kaya to. You have to do this. Do you know na every Sunday, minsan umiyak pa ako, Lord, hindi ko kaya, ang haba ng message, ang bigat ng message, especially itong coming seminar, sabi ko, hindi ko po alam kung paano ko to gagawin. Ikaw po, nagbuo neto. Imagine, pati yung pagpunta ng mga delegates from Visayas, Mindanao, hindi ko naman pinlano yan eh. Parang siya lang yung nag-orchestrate lahat. And then sabi ko, Lord, thank you for this. Sabi ko, ganun. Pero nung ginagawa ko yung lesson, sabi ko, Lord, hindi ko kayang ibaba ito. Introduction pa lang, nabibigatan na ako, napahiga nga ako after typing the first session. Sabi ko lang, first session pala, nabibigatan na ako. How much more? Pag binaba ko to. Hindi ko kaya to, Lord. You have to give me a promise. That's why I've been seeking Him, asking the intercessors to help me out, to give me an assurance, Lord, ano yung promise mo sa akin in this. Because this is my first time I will be speaking for 2 days. And one day, it will be a minimum of 5 hours to 6 hours. Kasi 3 sessions a day. I never done that after my medical condition. This is the first time. So sabi ko, Lord, this is new thing. And yet, I'm willing to take risk dahil siya yan. I will never take risk pag hindi galing sa Panginoon yan dahil hindi ko siya kasama dyan. You see, when you want to be established, to be successful in all your endeavor, siguraduhin nyo kasama nyo ang Diyos. Siguraduhin nyo na yung ginagawa nyo ay galing sa Diyos. Dahil kung ikaw lang yan, hindi ka tatagal dyan. God being with him, that is important. So, ano yun? Lakas niya, lahat. His interest in the people, even people. No, you will find favor from people. Bakit si Lord ang nagdadala? God's presence will be our strength. Yun importante. Yung presensya ng Diyos ang kalakasan natin. The Lord is God was with him and made him exceedingly great. You see, you don't have to try to be great, to be famous, to be wealthy, because the presence of God will attract the blessing, the honor and the glory. Sa'yo ipapataw yan. Kaya hindi natin kailangan habulin. Ang habulin natin, anong gusto mo sa buhay ko, Lord. Yan, pag yan lang ang hinahabol natin, lahat yan, idadagdag na lang.
There are times when we really do the will of God. Ano yung naunang nawawala? Reputation. Kasi sisiraan ka. Anong mangyayari? Pe-persecute ka, i-re-reject ka. Masakit yun. But, sabi ni Lord, kung ano yung sinirender mo for my sake, sabi niya, when you seek my kingdom, paano kita paghaharian? Then, at yung righteousness ko, lahat yan idadagdag ko in time. So, ibibuild niya yung reputation mo, ibibuild, itataas ka niya. Lahat yan, nire-restore. He is making all things beautiful. In His time, in His way. Ang sa akin lang, I have to obey God. Verse 11, God replied to Solomon, because this was in your heart, you have not asked for riches, possessions, honor, and glory, or the life of your foes, or even long life, but have asked wisdom and knowledge for yourself, that you may rule and judge my people over whom I have made you king. So, ano hiningi ni Solomon? Wisdom. Bakit? Hindi niya kaya eh. Dahil, ano eh, hindi niya alam paano pamunuan yung mga tao eh. So, anong nakita ng Panginoon? When we ask God for the welfare of His people, He will grant it and even give more. So, when we ask God, Lord, inihingi ko itong blessing na to para sa tao. Inihingi ko itong provision para sa mga kasamahan ko. Inihingi ko to para sa mga tao, sa ministry, yung kaharian mo. You see, God never fails. Okay? Tapos minsan, yung hindi ko inihingi sa personal ko, dumarating. Bumabaha pa. Okay? Why? Totoo yung salita ng Diyos eh. Kaya nga hindi ako naniniwala na pag anak ka ng Diyos, problema mo o pera. Pag yan, pinroblema mo, something is wrong. Kaya nga sabi sa Luke, di ba, this must be the least, lagi ko tinuturo yan, least, pinakamaliit, insignificant concern natin is pera. Dahil pag yan ang number one concern natin, something is wrong. Kailangan, Lord, ito po yung pangangailangan ko. Ang laki ng pangangailangan ko every week. Why? I have to finance the people. I have to finance this. I have to ganito. Marami lumalapit sa akin. Marami yung umiutang. Marami lahat. Lahat yan. Okay? And I have my personal needs. Ang laki rin ng personal needs ko. Pero you see, when my finances will go ahead, yung welfare ng kingdom niya, nagkukulat ako. Yung mga hindi ko hinihingi, binibigay niya. You see? Kaya sabi ko, we should never worry about money. We should worry how we will live our life in the before the eyes of God. Verse 17, they imported from Egypt a chariot for 600 shekels of silver and a horse for 150. So they brought out horses for all the Hittite and Syrian kings as expert agents. So, napansin natin sa Deuteronomy, ano sabi dyan? The king was forbidden to multiply horses. Kasi may promise si Lord eh, I'll give you peace. Walang, hindi mo pala na horses. Ginawa ni David and even Solomon, they multiply horses. At sabi ni Lord, huwag kayong babalik sa Egypt. Umorder pa si Solomon ng horses, chariots galing sa Egypt. Okay? So, ano nangyari? So, dito pa lang, from the start, may mga maliliit na compromises na si Solomon. Ito ang bantayan natin. Pag tayo nagkasala, hindi naman yan, oy, bukas gusto ko magkasala. Hindi yan. Hindi yan one time, big time. It starts small. Maliliit na compromises hanggang lumalaki until nagiging manhid ka na, hanggang nung naging manhid ka na, naging komportable ka na. At pag naging komportable ka na, doon ka na papunta hanggang mawawala ka. You see, God will always find ways para hilain tayo pabalik. Pero ang nakakatakot, when God establish us in our own will, yun ang mas mahirap. Kaya nga lagi yung sinasabi, Lord, pag ako na dedereg ng kaunti, hilain mo na ako. You know, I pray that. Kasi alam ko ang tendency ng human nature natin eh, na madali tayong mawala. Kasi hihilain tayo ng flesh. Kaya nga, three things that will derail us and we need to overcome. What? Satan. He's already defeated and yet we're giving him a chance, an opportunity as we cooperate with him. Consent to devour us. Okay? So, what happened? So, hindi natin siya na-overcome. But, sabi ni Lord, overcome.
Okay, the victory is already there. How do you appropriate the victory? Secondly, overcome the world. Ang mundo, grabe ang mundo makahata. So, kailan i-overcome yan? Hindi ko ibig sabihin, hindi tayo nadata pa. Ako, I do. I make mistakes. Dami ko shortcomings kay God. Pero, pag may nagawa ko before God, I always recognize ka, God. That is one thing na hiningi ko kay Lord eh. Nung way back, nung nag-start ako kay God, sabi ko, Lord, tinawag mo ako. Pero lahat kami may blind spot. Ipakita mo sa akin yung ano, mali ko. Para pagka nagkakamali ako, conscious ako, ang number one is the motives of my heart. Okay, bakit ko nagawa yun? Bakit ko nangyari yun? Una-una sinasaliksik ko yung bakit. Kasi yung bakit, andoon yung ugat. Bakit? Yung motibo, intensyon. Kasi pag naintindihan mo yun, now you understand bakit nangyayari ito sa buhay mo. Then you can really how you face the problem head on. Hindi ka mag-give up. No, hindi ako gi-give up, Lord. Alam ko bakit. Ano'y tinuturo mo? Kahapon, I was counseling a friend. Kasi ang dami niyang problems with the family. Tapos sa health pa niya. Sabi ko, friend, isip mo lang kung ano yung gustong ipakita sa'yo ni Lord. So finally, sabi niya, parang nakikita ko, finally, the Lord gave me the word of wisdom and the word of knowledge. Okay? This is important kasi pag may gift ka eh. So na-identify mo. Friend, kasi ganito yun eh, ganyan-ganyan. So na-identify ko yung problem. So nagagalit na kasi siya, napuprustrate na siya sa life niya. Then finally, sabi ko, Lord, tulungan mo ko para hindi ko matumbok eh. Ano ba problema? Then finally, the Lord gave me a word of knowledge and a word of wisdom. Then sabi niya, tama ka, sabi niya. Ako ang dinidil ni Lord. Ako, sabi niya gano'n. So sabi ko, eh usually naman tayo yung dinidil kasi tayo yung nasa light. Tayo yung nasa may truth. Hindi naman niya ididil yung nasa kadiliman eh. Tayo muna. So, how we are going to apply the word of God? So dito tayo dinidil. Kaya lang, ang problema, ang nangyayari, hindi natin matanggap yung totoo. Okay? You know what truth is? Truth and reality are one word. Kaya nga, sabi niya, knowing the truth will set you free. Knowing what is real in your life will set you free. So, pag alam mo ano yung totoo, makakalaya ka. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, I am what? The truth, di ba? I am the truth. I am the real one. I am the real thing. So what are the things na hindi totoo sa buhay mo? Magpakatotoo po tayo, makakalaya tayo. Magpakatotoo tayo sa harap ng Diyos. Magpakatotoo tayo sa kapwa natin. Now, people will usually judge us. Ay, nako, si Pastora, ganito, ganyan. Let them. At least, totoo ka. Hindi yung hello, hello, tapos mababait ka pero hindi ka naman totoo. I mean, ano yun eh, bandage yun? Alam mo yun yung nakagapos ka kasi nagpe-pretend ka? Bandage yun eh, pretension. Pero pag malaya ka, hey, this is me, this is real. What you see, what you get. Being real sets you free. That's why truth sets you free. Meaning, truth and reality are one word. Meaning, magpakatotoo ka. Okay? Kaya minsan, di ba, pagka nasa isang gathering ako, especially pag nasa mission trip, pag kunyari dadaan ako sa isang sa mga congregation, kunyari, pupunta ako sa likod, yung mga tao, parang tahimik. Kaya kung anong problema nyo? Bakit parang pagka nandyan ako, napaka-behave nyo, pag wala ako, parang, why can't you be real? Okay? So, anong problema ni Solomon? He was given wisdom. Pero ano nangyari sa kanya? Wisdom without the fear of the Lord can make us blind to our weakness. May wisdom siya. We can abuse that wisdom and eventually destroy us if we use it apart from God. May wisdom siya. Ang problema niya na wala yung fear of God niya. So, yung fear of God, ang pag nawala yun, ano mangyayari? Lalaki ang blindness sa buhay natin. Even darkness. So, yung mga nagagawa natin, nagiging manhid na tayo. Okay? Although may wisdom siya. And yet, that wisdom, inabuso niya. Hindi niya ginamit with the fear of God. Kasi, he felt he is so privileged. Na, Lord, pinili mo kong hari. I'm so privileged. I'm so favored. But you see, when we have that attitude na, Lord, I'm highly favored. I am,
I have this position. Then that's the start of pride. Diyan na na-open ang nakikita ng kaaway, and then mangyayari, lumalaki yung blindness, yung darkness, until finally makita natin, oh, wala na pala ako sa Panginoon. But you see, while the fear of the Lord is the beginning of wisdom, that fear will always direct us to make right choices. Meaning, mauna muna ang aking takot sa Diyos, I have fear of God that will bring me about wisdom, that will equivalent, that will result to wisdom. Kasi because of the fear of God, God will give me wisdom that I will always make right choices. When we always are in the path of making right choices, then there is success, there is prosperity, there is peace, there is everything that God has for us. But when you have wisdom without the fear of God, there's no guarantee you will last. Kaya, kung ako hihingi, fear of God, because that's the beginning. Only the beginning. But when you establish in the fear of God, wisdom, understanding, and knowledge will follow through. Okay? So, importante yun. Chapter 2, verse 1, Solomon determined to build the temple for the name of the Lord and royal capital. So, ano yung word dyan na very, very significant sa akin? Determined. Yan po importante sa atin lahat. How determined are we? If we are half-hearted, we cannot last. Remember sa Matthew 11:12, sabi, the violent take it by force. Take it by force. Ibig sabihin, yung mga determinado, yan ang talagang, he takes it by force. Ano ibig sabihin ng take? Na Lord, hindi ako papayag na maging matalunan, hindi ako papayag na hindi ko matanggap ang pangako mo. Hindi mangyari ang layunin mo sa buhay ko. It meaning, we are so determined. The violent takes it by force does not mean na violente ka pala, away ka. Ibig sabihin, you are resolute, determined, wholehearted ka. Parang si Caleb, wholehearted siya. Na hindi ako titigil kahit yung mga buong Israelites na parusahan ng Diyos, na delay yung promise niya, pero hindi siya nawalan kahit kailan ng pag-asa at ng pananampalataya na isang araw makakamtan ko yung pangako ng Diyos. And he did. Why? Determination eh. Kasi lahat tayo ba? Makakaharap tayo ng frustration, suffering, what else? Loss, tragedy, everything, maharap natin yan. And yet, when you have a heart that is determined, wholehearted, Lord, madedelay man, but I will not stop. I will not give up. Many times, yes, I do that. Manisa, sabi ko, Lord, ayoko na. Sige na, okay na ako. Okay na rin makasamahan ko. Kunin mo na ako. Misan, I do that. I say that. Pero like, at the end of the day, sabihin ko, ayoko magpatalo. Kasi you see, when you give up, you are giving the enemy the silver platter. Para ba, panalo ka na. At give up na ako. So, para sinasabi mo, sinayang mo yung pinagbayaran ni Kristo. Diba? So, sabi ko nga, many Christians are living below the blessing and the benefits of the power of the cross. A wise and pious king is an evidence of the Lord's special love for his people. So, ibig sabihin, pag ang isang bansa merong wise and special love for his people, ibig sabihin, the Lord's favor is upon the nation. Pero pag naglagay siya ng isang tao, kundi ipapataw niya ang judgment, ikakalubog ng isang bayan, ibig sabihin yung judgment. So, we pray, kaya nga like ko sinasabi sa inyong lahat, ipag-pray ang election na ang manalo ay yung karapat-dapat at para din makita natin ang pagpalain. Kasi meron akong na-identify na gagamitin ng kaaway, gusto niyang itayo, ay ilagay sa position, lumalakas siya lately. Pero sabi ko, Lord, no, I will not allow, I will ask the church to back me up that the enemy's plan will not prosper, but no weapon formed against this nation shall ever prosper. So as one, we pray for that. Kaya pag-pray natin, Lord, yung plano mo na kung saan ipapataw mo, ang habag mo, ang pagpapala mo, yun ang ilagay mo. Pero yung plano ng kaaway, huwag mong, Lord, hayaan. Sabi ko nga, the enemy, just like in the States, okay,
marami nag-prophesy Trump will have the second term, pero hindi nangyari. Sabi nila kasi the church, the body of Christ was ano daw, divided. Even then, sabi ko nga, inalaw ni Lord yun kasi yan ang kinaklamor ng tao. Ayaw nila, they rejected God already. But God have not really given up America. So in the same way, sabi ko nga, Lord, if there are 10 righteous in this nation, you will not bring judgment. And we are more than 10. Marami po dyan. Marami po kaming mga anak mo. Nagpi-plead, bring about mercy and blessing sa bansa na to. And I pray that we will be one in praying for the right leader. Okay? So ito po yung importante. So, next. Chapter 3, Solomon began to build the temple. The building of Solomon's temple is likened to the last day's church. Timing of building commenced in the month of Zif, meaning splendor. It started in the fourth year of Solomon's reign, four speaks of universal. So in the New Testament, the Lord will build his temple once again. In Solomon's temple, the emphasis was worship. Nasira po kasi yung worship ngayon. Puro napaka-worldly, napaka-hindi maganda, okay? So ngayon, the Lord will bring about really the worship that is coming from the Holy Spirit. In the same way, the last day church will worship the Father in spirit and in truth. Hindi sa flesh, hindi emotion. Kasi maraming Christians napaka-emotional. Kaya the tabernacle of Moses was the first sanctuary measuring 30 cubits by 10 cubits while Solomon was 60 by 20. The measurement of Solomon's temple was exactly twice as Moses' tabernacle. This refers to the double portion of the Holy Spirit that shall be granted to the church in the last days and the fulfillment of John 14:12 and Haggai 2:9. In chapter 4, we have the further account of the furniture in God's house. The making of this was not mentioned in the Kings. So sa Book of Kings, hindi ni-mention yung mga furnitures, yung lampstand, yung laver, lahat po. Pero dito ni-mention. Okay, very important. Why? Kasi sa New Testament, okay, bakit lahat covered with gold? Pure gold cover within and without with pure gold, which means within speaks of inner life. We need to really exude the nature and the character of God. Her clothing, outer life ministry, filled with the presence of the nature. Ibig sabihin, may taong pagkatao natin, kita si Kristo, at magyun ay mag-express sa ministry. The expression of the ministry will be seen because the presence of God will be there. The doors of the court were overlaid with brass both for strength and beauty and that they might not be rotted with the weather and that they might not be rotted with the weather to which they were exposed. The joy of the Lord is our strength. Importante po sa ating lahat, may lakas, tapang, at inner strength. Remember, Paul even prayed that. Okay, even prayed in Colossians, sabi niya, strengthen with all might according to your glorious power. Bakit kailangan natin maging matibay sa loob? Kailangan yung pagkatao natin, hindi yung konting frustration, ayaw ko na, give up na ako, yun, mahina ka. Kailangan, kung na-frustrate ka, you have to strengthen yourself in the Lord. Di ba si David, the Siklag, nawala lahat, pamilya niya, spoils niya, lahat, kayamanan niya, tapos pati mga kasama niya, lahat nakuha. Tapos lahat ng kasama niya, gusto siyang patayin. Wala na, hopeless case. Pero anong ginawa niya? He strengthened himself in the Lord. So when you, huwag tayo mag-emotional, minsan kasi napaka-emotional natin, na para maandali natin, alam mo yun, yung emotion natin na nagli-lead sa atin. Strengthen yourself in the Lord. God desires that each people will be strengthened within. Bakit? Hindi tayo tatagal. Kaya nga sa seminar, I will discuss about rapture. About rapture para makita natin na tayo po ay haharap sa tribulation. Okay? Signs, clothed in righteousness, crucified with Christ, combined with one. Chapter 5, when Solomon finished the building of the temple, he brought in the things that David, his father, had dedicated. So, nilagay niya lahat. Okay? The ark placed in the temple filled with glory. The ark was a type of Christ, token of God's presence sa life natin. Okay, yan ang promise niya. Lo, I am with you always.
unto the end of the world. So, in effect, the ark of God is andito sa atin. Tayo, pag when we gather, the presence of God is in our assemblies. If we by faith and prayer claim that promise, this we should desire for. So, kailangan po, lahat tayo may pananampalataya at merong buhay na prayer life. Okay? When Christ is formed in our soul, so ibig sabihin, pag si Lord po masishape sa atin, yung nature niya sa ating pagkatao, yun pala yung ibig sabihin na, I will write my laws in your heart. Hindi mo na kailangan maturuan na kung tama at mali, kasi your very heart dictates, mali yan, tama yan. Okay? So there will be a satisfaction also. Next, Julie. Chapter 6, then Solomon said, the Lord has said that he would dwell in thick darkness. So may nagtanong sa akin, Pastora, bakit sabi diyan, the Lord will dwell in thick darkness? Di ba light siya? The reason why, because man cannot stand the fullness of the glory of God. Kailan itago niya yung glory niya. Kundi mamamatay yung mga tao pag nagpahayag siya ng kalwalhatian niya. Kaya nga sabi niya, he dwells in thick darkness. When he presents himself even in the Old Testament, it must be in darkness or else mamamatay ang tao. Even John, sabi nga, the one who is close to Jesus Christ, di ba? Laging nakasandal yan sa chest niya. The one is beloved of Jesus Christ. Sabi, close sila eh. Pero pagdating sa Revelation, nung nakita niya si Jesus Christ, he was so fearful, halos mamatay siya. Di ba? Natumba siya, nakaluhod siya. Why? Na mangha siya sa glory. We cannot stand the glory of God. The fullness of God's glory will kill a man. Okay? Kaya flesh and the glory of God, hindi kakayanin ng tao. Verse 4, it said, blessed be the Lord, the God of Israel, who has fulfilled with his hand what he promised with his mouth to David, my father, saying, okay? So the Lord will fulfill his promise to the father. May importante po, tayong mga magulang, tayong mga first hand, tayong mga una, humingi tayo ng pangako sa next generation natin. So verse 14, 15, and they said, O Lord God of Israel, there is no God like you in the heavens or in the earth, keeping covenant and showing mercy and loving kindness to your servants who walk before you with all their heart. You have kept your promise to my father David and fulfilled with your hand what you spoke with your mouth as if today. Sinasabi ni Solomon, lahat ginanap mo sa lahat ng pangako mo kay David. That your eyes may be open upon the house day and night toward the place in which you have said you would put your name in the symbol of your presence to listen and to heed the prayer which your servant prays facing this place. So ano yung place doon? Old Testament yan, may temple yan eh. You know in the New Testament, kung ano yan? Heart natin. God will, the Holy Spirit is dwelling in our heart. Sabi niya, ilalagay ko yun, yung law ko sa iyo sa heart niyo. So God wants our heart. Kaya nga, the degree that we surrender our will, our desire, is the degree that God is growing in us. Pero kung hindi tayo nagsasurrender, hindi lalago yan. So how much of you is still holding on to yourself? And how much of Christ is now sitting in the throne of your heart? Depende yan. Chapter 7, when Solomon had finished praying, the fire came down from heaven. In the way, this way, God testified his acceptance of Moses, diba si Moses? In Gideon, David, Elijah, and in general to accept the burnt offerings. You see, when fire came down through their offering, ano nangyayari? Fire will come down. Sa New Testament, ano ibig sabihin yan? When God hears our prayer, he will bring fire. What is that fire? Purifying way. Bibigyan niya tayo fire. Di ba sabi ni John, I'm not worthy to baptize you, but someone will come who will baptize you with what? Spirit and with fire. Meaning, the Lord is now in the business of purifying His temple. He will bring about fire, meaning, pag siya nagbigay ng fire, ibig sabihin, He's at work in your life. But if you resist that, then, wag na lang. Okay? Kasi mahirap. You see, what he started, he will finish it. I'm telling you. God heard and accepted Solomon's prayer. And this is a very famous verse sa 2 Chronicles.
sa verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek, crave, and require of necessity my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. So ano po ibig sabihin dito? So ito po yung pattern. This is very very popular verse. If my people who are called by my name, number one, humble. Second, seek. Yun yung nag-build ka ng altar. Communion. And then, anong sabi dyan? Pray. Pray muna, tas seek. And then, I will hear. And then, face and turn from their wicked ways. Then, I will hear from heaven. Okay? Ito yung requirements ni Lord. Ito pala yung requirements ni Lord bago niya pakinggan yung mga panalangin natin. Una, humble ourselves. Second, pray. Magsalita na tayo dahil we humble ourselves. Seek. Mag-seek tayo. Ano yung gusto mo, Lord? Ano yung kalooban mo? And then, pag sinabi niya, ano susunod dyan? Turn from our wicked ways. Ang gagawin ni Lord, I will hear from heaven. Papatawarin ko kayo at pagagalingin ko ang iyong bayan. Now, this land can be your life, can be your family, can be your relationship, can be your work, can be your business. Everything that pertains to your life, He will heal that and bless that again. But these are the conditions. Kaya, madalas, hindi po nagpo-prosper kasi nananatili sa mali. Nananatili sa what? Ginagawa nating mali. Sabi nga, when you seek me, you will find me. Para magsalita naman ang Diyos. Kasi tayo, pag nagpe-pray, tayo lagi nagsasalita. Pag nagsalita ang Diyos, ano sabi? Oh, great. I-surrender mo to. Gawin mo to. So, anong gagawin? So, mangyayari, narinig natin ang Diyos, turn from our wicked way. Anong gagawin ni Lord? O, pakikinggan na kita. Then, I will help you. I will forgive you. And heal you. And then, you move on. Remember sa Deuteronomy 28? First four chapters, blessings. Bakit from 15 to 64, puro curse? Bakit ang daming blessings? Ako counted blessings sa curses. Kasi si Lord, pag nag-repent ka na, andyan ang blessing. Balik na kagad. Huwag natin sabihin, ay, hindi ako biblis kasi nagkasala ako. Eh, na-repent mo na yun. Nakalimutan na nga niya yun. So, in blessing na ang susunod to. Kaya lang, bakit ang curse mahaba? Kasi, kung hindi ka nakuha sa isa, i-intensify niya hanggang ano, you will come to the end of yourself. And then, you repent. Pero pag dumating ang point na hindi ka na nag-repent, ayaw mo na, sasabihin ni Lord, oh, have it your way. Establish in your own way. Yun sinabi niya kay Pero eh. You harden your heart 7 times, ako na mag-harden sa next time. God will never harden our hearts as long as nakikita niya, malambot tayo sa harap niya. He will never give up on us. God is gracious, God is merciful. Pero pagka ikaw na ang pumili, patigasin mo ang puso mo. Many times after really hinihila ka na, many times hinapatigas mo puso mo, the next time sasabihin ni Lord, ako na magpapatigas sa iyo. Yun ang ibig sabihin noon. Okay, hindi niya pinatigas ng una. Hinayaan niya muna, nagpahayag muna siya ng kapangyarihan kay Pero. Kaya lang pinatitigasan niya. Tayo din eh, nagpapahayag ng kabutihan si Lord at saka himala para ano, inaabot niya tayo. Pero pag pinatitigasan natin, ang sasabihin ni Lord, okay, ayaw mong palambutin, ayaw mong mag-humble, ako na magpapatigas ng puso mo until you will end in your destruction. He promised to perpetuate Solomon's kingdom upon condition that he persevered his duty. Sabi ni Lord, I will let your kingdom last forever. Ang ano mo, condition mo, continue to persevere in your duty. Follow my commands and then be a good king. So in the New Testament, ano ibig sabihin? To keep on believing, keep holding on. Kahit mahirap, pero nakahawak ka pa rin. Okay? Kaya nga hindi ako naniniwala, which is I will repeat in this seminar, that once saved, always saved. Ipapaano ko po yun sa mga scriptures. Ito po yung mga na-infiltrate na doctrine na nasa loob ng church. Which is not, hindi wala po sa Biblia, sa Bible natin yan. Okay? The problem is you take a text out of context and you have a pretext.
And then you hold on to that. Mali. Kaya maraming, ano, maraming hindi seryoso. Sabi niya, eh, na-save naman ako. You know what? This seminar will produce serious Christians. God knew their proneness to backslide. Prone tayo eh. Into that sin. He threatened it, ascertained that if they did so, it would certainly be the ruin of both in church. Remember, kung ikaw nalulunod sa dagat, so merong mama sa shore, okay, sa tabing dagat, hinagisan ka ng lubid, rope. Ang gagawin mo, hahawak ka doon. Para no, hanggang mapunta ka sa shore, di ba? So, pag naligtas ka niya, hindi mo sasabihin, ay salamat, niligtas ko yung sarili ko. Hindi, it was the man who gave you the rope. Ikaw, ang gagawin mo lang, umawak ka at ihilain ka niya. Eh kaya lang ikaw, bumitaw, hindi na niya kasalanan. Binibigay na niya yung rope. Sa'yo, tinahagis na niya yung rope eh, para humawak ka lang. Para ikaw, hihilain ka hanggang makaligtas ka. Ang nangyari, bumibitaw ka, kaya nalulunod ka. Yun ang ibig sabihin ng New Testament, keep on believing, keep on trusting. Hindi yung na, tinanggap ko si Kristo 20 years ago at I can live any way I wanted it. Ibig sabihin, niligtas ka 20 years ago, kaya lang bumitaw ka, kaya nalulunod ka. Yun ang ibig sabihin, keep on holding. And you know what it is? Keep on believing. Lord, I will keep trusting you. And trust and faith, it means obedience. Oh, saan mo masasabi na saved na ako? Eh, kung bumitaw ako. Kaya nga, napaka, ano eh, kaya marami po, i-explain ko po yan sa seminar. Okay? So, it will be exclusively for CRCM muna para, kasi nililay ko po yung foundation ng church kasi lumalaki po tayo. Kasi most of you, galing sa ibang churches, ayusin po muna natin doctrine natin, ha? Ililay ko yung foundation. So, para magkakaisa tayo. Okay? So, chapter 8, verse 1 to 2, at the end of 20 years in which Solomon had built the house of the Lord and his own house, the cities which Huram had given Solomon rebuilt and fortified and caused the Israelites to dwell there. So in the same way, God is in the business of rebuilding the temple. So dito po, pinakita yung exploits niya, yung mga building niya. Matalino siya, okay? Yung settlement niya sa wife niya. So ginamit po niya yung wisdom niya here. So next, chapter 9, when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to Jerusalem to test him with hard questions, accompanied by many attendants. So, na-take up na po natin yung sa king, okay? So, Solomon here appears to be great both at home and abroad. We have this account of his grandeur, the first king. Nothing is here added but his defection towards his latter end. Hindi na-record dito yung wife niya, yung concubines niya, hindi po ni-record dito. Kaya nga, ang Chronicles, marami pong hindi na record na very specific sa king. Kasi ang pinakita lang dito, kasi ang author yeto priest. He focus on the temple, the rituals. Okay? So, andito inumit lahat yung, alam mo, yung Bathsheba, hindi nga inano, di ba? Pati yung kasalanan ni Solomon. So, David did those great exploits after the suite. So, dito, makita natin that the happiness of Israel through David's victory is just government. So pag matuwid po yung government natin, happy ang tao. Okay? So chapter 10, this chapter is copied almost verbatim from 1 Kings 12, 1 to 19. So ito po in open at large, Solomon's defection from God was not repeated, but the defection of the 10 tribes from his family in this chapter. The 10 tribes revolt from Rehoboam. Moderate counsels, wisest and best. Gentleness will do what violence not will do. Diba? Alam naman natin yan. So, review na lang po yung king. Next. So, the book of Chronicles emphasize about the temple. In the New Testament, we are the temple of the Holy Spirit. You can only do his work when you are doing it with him, not only for him. The enemy knows that what we are doing comes from our partnership with God. If that partnership is broken, the work is disrupted.
Importante po yun. Pag yung partnership natin kay God, nabali, nasira, yung work po ma-disrupt, ma-delay. The enemy will attack the core of our foundation. Ano yung core ng foundation natin? Yung word. Kasi, bombard niya tayo ng doubt. Pag nag-doubt ka na, andyan ay unbelief, andyan ay disobedience. Pero pag nakita ng kaaway, determined ka, resolute ka, and grounded ka sa word, hindi ka matatouch ng kaaway. Kaya nga, there are times the Lord will allow us to be tempted, to be, you know, madapa. Pero ang sabi ni Lord, thus far, no further. Para bang may hangganan ng kaaway. Pero di ba kanina ang intro ko, inallow niya, incited David to count. Bakit niya inallow? Bakit niya? Kasi gusto niya i-deal yung pride. Kaya nga importante na alam natin. Kaya nga importante, mga kapatid, search me, O God, and know my heart. Para bang spare us from more pain, from all our mistakes, from all our sin. Kaya alamin mo na kagad kay through the Holy Spirit, alamin mo na, Lord, ano ba yung mali? Ano ba yung dapat kong baguhin? Ano ba yung dapat kong i-surrender? Kasi, para alam mo yun, tutulungan tayo ng Panginoon. So, there are many churches that have strongly emphasized the importance of the scriptures and yet they have no living relationship with God. There are many people who call themselves Christians who know the Bible from cover to cover but not walking in the light of God's Word. The knowledge of God's Word is dead and unprofitable unless we walk in obedience. Two things are very important that was lost inside the church. Love, what is lost in many churches today, the brotherly love that Jesus said would be the identifier to the world that we are His. Kahit sa naghati-hati tayo, nag-away-away mga church, di ba? Kahit nga sa loob ng church, nag-away-away. Kaya nga masaya ako nung alam mo, nung tinanggal ni Lord yung mga nag-cause ng away-away, naging papayapa po ang ministry. Bakit? Wala na yung mga nag-i-intriga. Kasi pag ang church hindi naman masisira from outside yan, isa loob ang sisirain niya. Bakit? Kita mo, pag nape-persecute ang church, nagsatribe, lumalago, lumalaki. Pero pag alam ng kaway, ito, intriga, chismis, siraan, yun ang makakasira. Kaya nung wala lahat na naninira, masaya ako. Okay? Holiness. God's command is still the same. Be holy for I'm holy. Kaya nga, sabi ng Panginoon, so as the result of the Messiah's intervention, they shall reverently fear the name of the Lord from the west and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him and put him to flight. So, ibig sabihin, ang kaaway ngayon, mamamayagpag. His kingdom is growing. Ine-exploit niya yung pandemic, yung war, yung taas ng bilihin. So, lahat ng mga tao worried. Lahat anxious. Lahat walang security. Walang peace. Okay? Mamayagpag siya. Pero ang hindi alam ng kaaway, the kingdom of God na mamayagpag din. It's still growing to the people who are willing to submit to God and to follow His will. Kasi si Lord naghahanap ng mga tao kung saan ipangtatapat niya sa kaaway. So ang tanong, handa po ba kayo magamit ng Panginoon para ipangtapat sa kaaway? Ibig sabihin, hindi ko sinasabi na lahat perfect ka, dapat wala kang takot, pero kaya mo papagtagumpayan ang lahat ng tinatapon sa'yo at binabato sa'yo ng kaaway dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Kung nawalan ka ng pera, hindi ka matatakot dahil alam mo ang lahat ng pagpapalag galing sa Diyos. Kung ikaw nagkasakit, alam mo may kakayahan ang banal na Espiritu, pagalingin ka. Pag nagkakagulo, alam mo ang kapayapaan ng Diyos, ang mga natirit maghahari sa puso mo. You and I can overcome the adversities in life, even what the world is happening in the whole world, because we have God by our side, in us, through us. God is looking for a witness. May pantatapat niya sa kaaway. Sabi ko nga way, way back, nung God gave me this revelation, sabi ko, Lord, count me in. Itapat mo ako. Hindi ko sinasabi ko lang kay Lord, hindi ko ma-assure na hindi ako madata pa, hindi ako magkakamali, hindi ako, alam mo yun, lahat, papalpak ako. Alam mo, sabi ni Lord, everybody does. What else is new in my eyes? Sabi niya, but I'm looking for people who are willing
passionate, determined, violent, who will violently take the kingdom to the world and be a witness. Are you the one? Ask God to count you in. And I guarantee you, you will have the journey in life very exciting, very peaceful. Peaceful siya. Okay? Very secure because you have all the assurances. Amen po ba? Father, I thank you, Lord, for this message. I pray, O God, that it will continue, Lord, to embed in our hearts, in our spirit, O God, the seed, yung binhi na tinanim mo, hayaan mo, Panginoon, ito po ay mag-ugat ng malalim na kahit anong pagsubok at bagyo, hindi, Lord, mahuhugot. Hayaan mo ito ay lumago, magbunga, at magbigay kaluwalhatian sa iyo. Nais po namin, Panginoon, na gamitin mo in this last day. Sabi mo, Lord, naghahanap ka ng mga anak mo na kung saan ipangtatapat mo sa kaaway, hayaan mo, ino-offer ko ang ministry na to, CRC and the Cross and Resurrection of Christ, to be, O God, to raise us up, na ipangtapat mo sa kaaway at gamitin mo sa mundo kung saan magniningning ang kaluwalhatian mo sa buhay namin dahil lahat po kami ay determinado at handa, Lord, magsakripisyo, alang-alang, Lord, sa iyong pangalan na maitataas namin, ang kaharian mo ay maisatupad at ang pangalan mo, Panginoon, ay patuloy na makilala at hayaan po namin kayo, ang Lord, ang mag-alaga, magbigay ng provision, mag-ingat sa amin at sa pamilya namin habang kami naman, Lord, ay nagpapasakop sa iyo. Purihin ka, sambahin ka. This year is a very exciting year for all of us, the CRCM, because you will continue, Lord, you promise in my life, in blessing me, you will bless me, in multiplying, you will multiply me. Father God, it is being done and it's being accomplished that you promised me also that this mountain will be the highest among the mountains. Lord, pinufulfill mo na to and I'm gonna witness the fullness of all these promises because as you continue to make us an overcomer, we will inherit all things. Lord, wala kaming palalagpasin. Lahat makakamtan namin as we overcome. We give you back the glory, the honor, Father. And in Jesus' name, we ask this. Amen. Very good morning. Thank you po once again for joining us sa Sunday service. Next week po, 2 Chronicles 11 to... mga 10 chapters po. Kasi hanggang 36 siya, second Chronicles pala. So, bali mga 10 chapters study. If ever po mag-exit po ako, okay lang. Eh, you can follow through naman, di ba? So, thank you once again. And can you open the